Hello mga week. Ang tutorial natin ngayon is about kung paano magbenta ng minted resources sa League of Kingdoms at gawing pera yung minted resources mo. So, ayan. Kung di nyo pa napapanood yung una kong video kung paano i-mint yung mga resources mo para mabenta siya sa OpenSea. By the way guys, ang OpenSea, marketplace siya for NFTs. So, pag nag-mint ka ng resources, nagiging NFT sila. So, para maging pera yung resources mo, kailangan natin silang i-transform into token or NFT at tapos i-post natin sila dito sa marketplace. So, dito maraming iba-ibang NFT ng iba-ibang game. So, merong dedicated dito ang League of Kingdoms. So, ito. League of Kingdoms ito. Pakita ko lang sa inyo kung anong meron dito sa marketplace ng League of Kingdoms. So, basically, ayan. Merong mga lot, merong mga resources. So, iba-iba, pero halos lahat at halos mga lahat at saka resources yung mga meron dito. Sample ito, meron nagbebenta ng gold. So, 1 million gold, $25 niyang binebenta. Hindi recommended, guys, na sobrang mahal nung ilalagay mong price. Kasi, kung sobrang mahal nito, definitely hindi siya mabebenta. But di na lang sila mag-add ng gem tapos bumili ng mga resources kung ganun yung gagawin. So, ang ideal price ng 1 million resources is 0.30 USD to 0.60 USD. So, yun yung recommended price range para sa per million na resources. So, balik tayo dun sa tutorial. Log out ko muna to. So, ang pinaka first step natin, yun, dapat make sure na minted na yung ano mo, yung resources mo. So, check nyo na lang yung una kong video kung paano mag-mint. I-link ko sa description below. Once na meron ka ng minted resources, example yung sa akin, ito lahat yung mga minted resources ko na. Once na na-meet mo to, punta ka lang sa OpenSea, make sure naka-login ka na sa MetaMask mo, tapos click mo lang, punta ka lang OpenSea.io, tapos punta ka lang dito, tapos click My Profile. Papag-login ka niya gamit yung wallet na gamit mo. So, tulad dun sa una nating tutorial, MetaMask yung gamit natin. So, mag-login tayo using MetaMask. Once naka-login ka na, automatic lahat ng mga na-minted mong resources dito is mafe-fetch ng OpenSea. Lalabas sila lahat dito. Ayan. Minsan, pagka-mint mo, mayroong mga 3 to 5 minutes delay. So, huwag kang magtaka kung wala pa yung minted resources mo dito. Okay lang yun. Refresh mo lang, balik ka after 5 minutes. So, dito sa case na to, once na na-mint kasi siya at nasa OpenSea na siya, hindi siya agad posted sa marketplace. So, ito yung kakamint ko lang kanina. So, pansin ninyo, wala pa siyang price kasi hindi ko pa siya na-list sa marketplace. Unlike nung mga to, nalagyan ko na sila ng price. So, ito yung pinaka magandang example ng fresh na kakamit pa lang na resources. So, para magbenta or para i-post to sa marketplace, click nyo lang yung mismo resources na yun. Tapos, papansin nyo, merong sell icon dito. So, pindutin nyo lang. Tapos, tatanungin kayo ano yung price using Ethereum. So, tulad nung nirecommend ko, 0.30 to 0.60 lang tayo para at least mabenta. Maraming mga players yung mga nagtatanong sa Discord bakit hindi nabebenta yung item nila. So, pinaka-reason doon is yung price. So,
So, para at least makakabenta, ibabaan mo. Pero huwag ka lang sobrang baba na kasi ang mangyayari is masayang naman yung effort mo dun sa game kung sobrang mura naman yung item na or yung nafa-farm mo. So, yan. Wala na tayong kailangan i-fill out pa. Click nyo lang yung complete listing. Tapos, kailangan nyong mag-sign using your MetaMask. So, kaklik mo dito, automatic magpa-pop up si MetaMask. I-sign mo lang. Ayan. So, listed na siya. At meron na siyang presyo. Pwede na siyang mabili. Once na merong bumili sa'yo, papasok siya sa OpenSea wallet mo. Ayan. So far, ito yung mga benta ko. So, may email notification rin papasok sa'yo once na meron kang benta. Ito yung sample ng email notification na nare-receive. Sample ito, meron ako benta 9 hours ago. Ito. Meron pa akong ibang benta OpenSea. Ito. Kahapon naman, nakadalawa ako. Dalawang gold. So, at pansinin nyo, ito, 0.001 yung presyo or 0.30 USD. Tapos ito, 0.60 USD. So, demoble. So, depende kung maraming nakalist or depende sa presyo sa market ang presyohan natin. So, ayun. Kung di pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe na kayo. Ang next tutorial naman natin is kung paano naman withdrawin itong pera na to papunta sa inyong Binance account or GCash account. So, subscribe lang kayo guys and salamat!